Ano ba ang pwede mong gawin kapag nagkaanak kayo ng boyfriend mo pero hindi niya sinusuportahan yung minor de edad na anak ninyo? Yan po ang ating sasagutin sa ating kaso ngayon na may GR number 260504 na nadesisyonan noong November 13, 2023. So last year lamang po ito. Noong 2006, nagsampa ng kaso si girlfriend laban sa kanyang boyfriend under Section 5 RA 9262 or yung tinatawag natin na Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 or VAWC. Dahil nakaranas ito ng pangungutya o pamamahiya in public at nakapagdulot sa kanya ng mental and emotional anguish. Nakapagdulot ito sa kanya ng psychological abuse and economic abuse kasi nga walang financial support para sa kanilang minor child. Si boyfriend naman ay may kakayahan kasi siya ay gainfully employed noong mga panahong yon. So during the hearing, ipinresenta ngayon si girlfriend bilang isa sa mga witnesses. And nung tinatanong na siya nung abogado, lumabas sa kanyang testimonya na kaya naman pala hindi nagsusuporta si boyfriend dahil hindi ito tinatanggap ni girlfriend kasi nga pakiramdam niya kulang yung ibinibigay o gustong ibigay ni boyfriend na halaga ng child support para sa kanilang minor de edad na anak. Alam niyo dahil dito, pinanigan ng korte si boyfriend and inacquit niya si boyfriend dito sa kaso. Acquitted meaning napawalang sala si boyfriend kasi itong case na to under RA 9262, ito ay isang criminal case. At kapag napatunayan si boyfriend na may sala, meron itong kaparusahang kulong. Ngayon, dahil hindi napatunayan dito sa trial na meron ngang pagkakasala o pagkukulang si boyfriend sa aspeto ng financial support na nagbigay ng economic abuse sa kanyang mag-ina o sa kanyang minor de edad na anak, napawalang sala ngayon si boyfriend. Pero pinagbabayad siya ng monthly support sa bata. So yung financial support na yun, mag-start nung na-file yung kaso nung 2006. And nakapag-desisyon na nga ang korte bandang 2018 na. Dito sa desisyon ng korte na dapat siya magbigay ng financial support sa kanyang minor de edad na anak, umapila naman ngayon si boyfriend. Kasi ang sabi niya, acquitted ako doon sa criminal case, doon sa charge ng psychological and economic abuse laban sa akin. So, bakit meron akong civil liability? Kasi yun ang nasa desisyon ng korte. Ngayon ang sabi ng Supreme Court, ang isang magulang ayon sa Family Code ay may obligasyon na suportahan ang kanyang minor de edad na anak sa pangangailangan nito sa pagkain, sa edukasyon, sa pananamit, sa transportation, at sa kanyang pag-aaral. Yung medical attendance, yung kanyang pananamit, kasama rin dito. Ayon sa kanyang financial capacity o yung kapasidad ng magulang na makapagbigay ng financial support. Dito sa case na to, inamin naman ni boyfriend na siya nga ang ama ng bata at na-establish naman through records sa birth certificate ng bata na siya nga yung ama. Kaya, meron nga talagang liability na magbigay ng financial support si father. Para sa mga tatay dyan na laging sinasabing, bakit pabor na pabor yung mga bata sa mga kababaihan, ganito, ganyan. Eto, makinig kayong mabuti. Pagdating sa child support, ang sabi ng korte, in consideration of due process, dapat payagan si tatay na magbigay o magpresenta ng kanyang ebidensya regarding sa kanyang financial capacity. Eh, bakit ba kailangan pang magbigay ng ebidensya regarding sa kanyang financial capacity? Kasi yun ang magiging basihan kung magkano ba ang dapat niyang ibigay na child support. So yung amount ng financial support na kailangang ibigay ni boyfriend sa kanyang minor child na nasa desisyon ng korte ay
void o walang bisa, sabi ng korte, dahil na-violate nito ang constitutional right ni boyfriend. Anong constitutional right yun? Yung due process, right to due process. Sabi ng korte, dapat kasi nabigyan muna siya ng opportunity para makapagpresenta ng ebidensya kung ano ba yung kanyang kakayahan at kung kaya ba niyang makapagbigay ng financial support. Like in this case, ang sabi ng korte, kailangan niya magbigay ng $100 per month sa kanyang minor child. Ngayon, kaya nga ba niya? Hindi naman siya nakapagpresenta ng ebidensya regarding sa kanyang financial capability. So yun, na-violate yung kanyang right to due process. So kung na-violate ba yung right ni boyfriend sa due process, ibig sabihin wala ng financial support na makukuha yung kanyang minor child? Hindi ganon. Meron pa rin, okay? Kailangan nga lang ibalik yung kaso sa mababang korte kung saan bibigyan ng chance or opportunity si boyfriend na mag-present ng evidence regarding sa kanyang financial capacity. Ano ba ang trabaho niya? Magkano ang sahod niya? Ano ba yung expenses na kailangan ng bata? Magkano yung ginagastos niya monthly? Ganun. Yun yung kailangan niyang ipresenta or kailangang ipresenta sa mababang korte para malaman kung magkano pa talaga yung kinakailangan ng minor child na financial support monthly. Okay? So, in this case, hindi naman sinabi ng korte na wala ng financial support na makukuha yung minor child. Yun nga lang, ibabalik yung kaso sa regional trial court para magpresenta si boyfriend ng ebidensya regarding sa kanyang financial capacity in keeping doon sa constitutional right niya to due process. So, ayun lamang, sana nakapagbigay ulit tayo ng panibagong kaalaman. And para po sa mga nangangailangan ng ganitong advice, so may idea na kayo kung anong gagawin nyo next time. Okay? And para sa mga tatay naman, hindi naman automatic na pagsinampahan ka under RA 9262A, makukulong ka na agad. Okay? Like in this case, acquitted yung tatay na nasampahan ng kaso under RA 9262 Section 5 dahil hindi nakakapagbigay ng financial support sa kanyang minor child. Itagdag lang natin no, na kung ang nanay ang nagre-refuse sa financial support na gustong ibigay ng tatay ng bata dahil sa pakiramdam ni nanay ay kulang ito o gusto niya magpadagdag pa o meron siyang amount na hinihingi na specific sa tatay pero hindi kayang ibigay ni tatay. Hindi po ito pasok doon sa economic abuse na pinaparusahan sa RA 9262. Why? Kasi po dapat yung hindi pagbibigay ng suporta o yung denial ng financial support ay deliberate, intentional, sinasadya. Okay? Hindi dahil sa ayaw ng nanay tanggapin yung financial support dahil feeling ng nanay kulang o kaya maliit o kaya hindi sapat para sa pangangailangan ng bata. So, dahil po doon, na-acquit o napawalang bisa dito si boyfriend. Ayun. So, para sa mga tatay, good news, di ba? Eto na yon. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kampe sa mga nanay, sa mga kababaihan, ang RA 9262, gaya ng napakaraming comments na nababasa ko sa aking mga videos.